yung 10 million ko na sa ating mga scientists dito sa Pilipinas, yung mga doktor, mga ano natin, the bright Filipinos who are there working day and night trying to find out how to combat COVID, I'm raising the bounty to 50 million. 50 million ho ang ibigay ko sa grupo because it is a collegial thing, hindi naman sa isang tao. 50 million. Baka pag saligaya ko, another 50 million. So that's pagka mayroon nandiyan ha, kung maligaya ako masyado, hindi 100, puro kayo milyonaro. Eh, huwag kayong mahiyat. Maraming nagugulat sa aking inilabas na komentaryo na ang tamod, ang malinis na tamod, ay isa sa pinakamabisang gamot sa viral infection. Hindi ko ito gawing Ingles dahil medyo mahihirapan yung ating karamihan na kababayan. Merong scientific study na magpapatuloy na ang tamod o yung tinatawag nating semen na ang nilalaman nito ay spermin, isang mahusay na ingredients, isang amino acid na nakakapusa, nakakamatay ng mga mikrobyo, lalo na yung mikrobyo na sanhi ng viruses. Ito'y matagal ko nang pinag-aralan. Maraming mga pagsusuri na ginawa sa iba't ibang mga journals. At ito ang tingin ko ang pwede nating simulan na ipaalam sa ating pamahalaan na simple lang para buksain ang nakakakilabot na coronavirus. Malinis na tamod ng lalaki, pwede itong ipamunas bilang hand sanitizer, pwede itong inumin. Ang siguraduhin lang ay malinis. Walang halong mikrobyo, walang sexually transmitted disease, walang HIV. Pag ang isang tamod na malinis sa ininom ng isang tao, may iwasan na siya ay magkaroon ng coronavirus infection. Yun lang po at magandang umaga. Good evening, America, and may God bless all of us. Mabuhay tayo mga Pilipino. Suportahan natin ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 1, 2, 3!